Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging abala sa mga gawain ng Panginoon? Ngayon po ay Friday ng 32nd linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binanggit po si Noe sa mabuting balita bilang halimbawa ng pagbabantay o pagiging laging handa. Namuhay si Noe in constant expectation sa paghatol ng Diyos. May paniniwala siya sa Diyos at nagtitiwala siya sa salita ng Diyos. Namuhay si Noe ng isang mabuti at walang kapintasang pamumuhay. At nagpasya ang Diyos na iligtas si Noe at ang kanyang pamilya mula sa nakakamatay na baha. Ipinahayag ni Noe ang banal na hustisya ng Diyos gaya ng inihayag niya sa mga tao ang nalalapit na paghatol ng Diyos. Ngunit walang pakialam ang mga tao at abalang-abala sila sa kanilang makamundong gawain at estado sa buhay. Hindi sila nakinig sa babala ni Noe at dumating ang baha. Malinaw ang sinasabi sa atin ng mabuting balita. Kailangan nating maging abala sa mga gawain ng Panginoon. Hindi tayo dapat maging masyadong abala lamang sa mga makamundong bagay at gawain. Dahil darating ang oras na haharap tayo sa ating Panginoon. Magbibigay tayo ng accounting o ulat sa lahat na ipinagkaloob sa atin sa harap ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mamuhay na hanggang pag-satisfy lamang sa ating mga physical wants at pagtugon sa ating mga material na pangangailangan. Kaya dalawang bagay ang dapat nating gawin ayon sa mabuting balita. Una, ang pagiging handa. Kailangan nating maging laging handa. Dapat laging nakahanay ang ating buhay sa Diyos. Lagi pong naaayon ang ating buhay kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Kailangan ang ating salita at gawa ay laging pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang pagiging tapat. Kailangan nating maging tapat. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkain, pag-inom, pagbili, pagbenta, pagtanim at pagpatayo. Ang buhay ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang buhay ay ang pagsunod sa mga yapak ng Diyos. Kaya kailangan nating maging tapat sa Diyos. Muli, ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging abala sa mga gawain ng Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light.
May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.